Tawagin na natin agad-agad ang ating mga daily contenders. Unahin na natin ang contender from Metro Manila na si Joanna Chantal Pupos. Uy, gusto kayo. Kaya pala wala si Joanna kanina sa fraud. Oo nga, nagkipala siya. Ibang Joanna yun. Hi, Joanna. Hi, Joanna. Taga-send ka sa Joanna. Metro Manila. Las Piñas City po. Las Piñas. Uy, malapit sa Paranaque. Oh. Ilang taon na ba si Joanna? 18 years old. Wow. Pero ikaw ba, nag-ano ka ba? Nagkaroon ka ba ng experience sa mga pageants? Yes, nung high school. Pero nung college, hindi ko na continue. Kamusta yung mga naging ano mo before sa pageant? Well, once lang naman. Okay naman. Yun, best in talent, the usual. Ano pinagkakabala niya? Sa Las Piñas. Sa buhay. Well, third year college student pa po ako. Bakit ako tinitignan mo si Mako yung nagtanong? Third year college student pa. Anong course mo naman? BS Entrepreneurial Management. Entrepreneurial. Ay, mahilig ka sa business. Yes, business. Sa credit and debit. Accounting yun. Accounting yun. Pero ano pinagkakaiba yun sa ano, sa business management? Yung program namin, kailangan namin mag-set up ng business by third year. Wow. Operating business by third year. Wow. Makoy, may tatanong ka pa, Makoy? May tanong pa si Makoy. May lahat tayo host dito. Pero hindi. Pero marami kang baon. Baon eh, oo. Oo nga siya. Ano bang, bakit entrepreneurial yung ginawa mong course? Ever since high school pa, natuto na ako kasi may mga bazaar sa school. So, nag-join na ako. I want na pag after college, ma-apply ko pa rin yung mga natutunan ko. Tama. In my own business. Business-minded pala talaga itong si Joanne. Kapag mga ganyang bazaar sa school, anong madalas mong binibenta? Usually food. Food talaga. Food. Anong food yan? Anong food yan? Yung mga pizza rolls and yung mga dessert. Masarap yan. Masarap nga niya. Ikaw ang gumagawa nitong mga yes, to. With the help of my parents din. Wow. Masaya naman nun. At least mismo galing sa inyo yung product na binibenta yeah. nyo. Okay. Pero bukod sa bazaar, talaga bang nagbebenta talaga kayo ng mga pizza rolls? Ano, sa mga pag-annual lang sa school. Wow. Kamusta yung mga kinikita nyo doon pag-annual, kunwari? Per day? Well, one day bazaar lang naman yan. One day bazaar per year. So, parang once in a lifetime experience lang siya per year also. Kasi kailangan iba-iba yung binibenta. So magkano yung kinikita nyo sa isang araw? Remember mo pa ba? Hindi ko na maalala. Around 10,000? No naman. Kasi students lang din yung mga... Student at saka ano. Presyong estudyante din kasi. Pag gusto mo mag-bazaar, marami akong kilala dyan sa South. Oo. Kasi taga-South siya eh. Tsaka pag malapit na magpasko, di ba marami ng mga bazaar sa mga lugar. Especially Christmas. Pero di ba pag-bazaar, ano lang, bihira lang, di araw-araw. Paano yun? Paano mo natin yung business? Well, kasi sa school lang naman siya, so with the help of our teachers din. Correct. Na bibigyan kami ng ideas on ano talaga yung mabenta. Oo, tama naman. It's more on parang ano na lang sa kanila, parang training or parang... On the job training. On the job training sa kanila habang nag-aaral sila. Ng pero ikaw, when we're in the future, magbe-business ka? Food industry ka din? No, right now, in-enter ko is nail salon business. Nail salon! Bakit yun uso naman ang naisip mo? Kasi ang dami na kasi niyan eh, ba't yan yung naisip mo naman? Oo. Naging bonding na kasi with my friends. So parang napag-aralan ko na rin yung business when it comes to nail salon. That's good kasi sabi ng tatay ko, huwag ka daw magtatayo ng business kung ikaw mismo wala kang alam doon. Totoo. At di mo gusto yun, at di ka masaya doon. Kailangan niyang study talaga para bago ka masaya. Ilang basta-basta yun na pasukin. Kasi una-una, hilig mo naman, kita naman sa nails mo. Tapos ikaw ba marunong ka na rin mag-ganyan, maglinis? Slowly po, natututo na. Right now yung paglilinis po. Oo. Kasi hindi yan basta-basta ha. Delikado din kasi. Na murder yan sa paglilinis na yan. Oo, masakit lalo, kaya yun. Lalo pagtanggal ng ingrown. Ang sakit niya. Sakit niya niyan. Or pag magkaroon. Pwede kayo naka-experience ka na ba na na-murder yung paa at mga kamay mo? Hindi pa naman. Buti naman. Buti naman kasi. Masakit nga naman kasi talaga. Pero siya kanta. Paano siya... Paano mo naman nakahiligan? Oo. Naging bonding naman namin yun ng dad ko. Oh, wow. Yes. At the age of around 8 years old. Wow. Meaning to say, si dad ay kumakanta talaga. Yes po. Uy, wow. So sa kanya mo naman na... Namanay. Si mother ba kumakanta din? No po. Sumasayaw sila mo. Oh, wow. Yes. Sing and dance. Sing and dance pala. Namanay mo pareho. Hindi pa ako sumasayaw. Pero nag-contest ka na rin dati. For singing, hindi masyado. Hindi masyado. Nag-workshops lang. Workshops. But you've tried na mag-contest before. Yes, once before.
Sa school or sa barangay? It's inter-school. Oh, inter-school. Ooh. Tapos ano nangyari? Ano nangyari? Out of 79 schools, I got second runner-up. Wow! Wow! Bali ano eh? Hindi nun, oo. Bali 77 na talo mo. Bakit di na ulit kang mag-ano? Nag-focus, nag-focus po ako sa studies. Studies po. Pero sabi mo nag-workshops ka, di ba? Opo. Ano yun? Ikaw talaga yung may gustong mag-workshop ka or encouragement din ng dad mo? Ako po mismo. Ikaw mismo, ginusto mo rin. Pero ito na sabi mo na medyo tinigil mo yung pag-work, I mean pag-contest mo. Ano namang naging ipinaglalaban mo ngayon at andito ka sa tawag ng tanghalan? Para po mapakita sa buong mundo yung kakayahan ko when it comes to singing po. Yun.